Hindi pwede. Na mahal mo lang ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapwa mo. It doesn't work that way. Kaya na yung cross is the most eloquent expression of our faith. Hindi lang dahil doon namatay ang ating Panginoong Jesus, napaka-sagrado ng cross. Pero simbolo agad yun eh. Bukod ng pananampalataya eh, pea cross, yung pataas pagmamahal natin sa Diyos. Yung pahalang pagmamahal natin sa kapwa para maging kumpleto ang ating pananampalataya. Hindi naman pwedeng pagmamahal lang sa kapwa wala kang Diyos. Kailangan kumpleto yun. Bakit? Na, verse after verse sa New Testament, sabi ha, sa 1 John 4:20, sinungaling ka. Sinungaling ka kung sasabihin mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo mamahal yung kapwa mo. Ang dali na eh, sabi. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo mamahal yung kapwa mo nakikita mo? Kumbaga dito mo i-apply eh. Dito mo ipakita. Kaya ang Panginoong Jesus, mahal na mahal niya ang kanyang ama, pero kita mo paano niyang minahal ang kanyang kapwa. At sino ang kapwang mamahalin mo? Ay, siyempre, mahalin mo pamilya mo. Siyempre, mahalin mo mga kaibigan mo. Tama? Pero huwag kayong matatapos lang dyan. Ha? Sa Luke 6:32, ang ganda o, sabi na doon, kung ang mamahalin mo lang ay yung mga nagmamahal sa'yo, ay hindi ka na kailangan maging Kristiyano. Kahit yung mga taong walang Diyos, gagawin yun. Natural yun na mahalin mo yung mga nagmamahal sa'yo eh. O kaya mahalin mo yung mga sikat, BTS, mahal mo. I love you, Jimin! Mahal mo yung mga mababango. Mahal mo yung mga mayayaman. Mahal mo yung mga magaganda. Natural yan eh. Kamahal-mahal kasi sila eh. Tama? Kaya anong pinamamahal sa'yo kung Kristiyano ka? Mahirap mahalin. Yung mga mababantot, mga madudungis, mga walang pumapansin. Yan ang pinamamahal sa atin, yung mga kinukundina ng ripunan, saan pa sila tatakbo? Yan ang pinamamahal sa atin. Kaya anong sabi? Doon sa James chapter 2, 14 to 17, alam na alam natin yan, faith without action is dead.